Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po, no, sa hindi po maintindihan na pagharang o pagbabawal kay Alden na makadalo sa gagawing taping ng birthday party ni Maine Mendoza sa APT. Again, ito po ay taon-taon nang nangyayari. So ano, nagkataon na naman ba ito? Yan po ang mga katanungan ng mga netizens. Bakit hindi pa rin clear ang schedule ni Alden kung siya ay makakatungtong sa Itbulaga bukas or sa Sabado? Tulad ngayong araw, wala pong makapagbigay sa mga taga-APT ng schedule ni Alden Richards. Mamaya, pag-usapan po natin ang mga bagay na yan. Kasama ang iba pang mga importanteng ganap kina Maine at kay Alden ngayong araw. Sabi naman po sa inyo, hindi natin hahayaan na alam na ng iba, tayo hindi pa. Diba? Tulad po ng nasan nga ba si Alden talaga ngayong araw? Bakit wala sa Itbulaga? Yan ang ating mga pag-uusapan kung ano na naman po kasi ang naglalabasan na gawa-gawang storya nitong mga ulupong na ito kay Maine at kay Alden, no? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang iniintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Carmi Reyes. Ang sabi niya rito, "Good morning, Mr. Pinas. Thank you for your update. I just thought this 2022 is the year of true-blooded Alden Nation and ADN because it seems Alden and Maine gradually releasing the truth. I always believe that something wonderful is about to happen and when two people are meant to each other, no time is too long and nobody can keep them apart. Thank you again, Sir Pinas. Stay safe and always. And regards to Lola Granny and your team. God bless." Napakarami nga pong lumalabas ng mga balita ngayon, Miss Carmi Reyes, na bilyon na raw po ang nagagastos upang mapagtakpan kung anong meron kina Maine at kay Alden. At yan yung mga uri ng balita na mahirap pong makumpirma kung magkano na nga ba talaga. Dahil sa dami ng trolls at mga taong, alam mo yan, hindi natin alam kung magkano yung presyohan nila. Diba? Pero sa dami po ng mga taong sumusuporta sa sarsuela, kami po ay naniniwala na malaki na talaga ang nagastos nila para lang po maitago kung anong meron kina Maine at kay Alden. Oo, malakas talaga si Maine at Alden. Pero, no, nang masagasaan nga po nila ang mga naglalakihang businessmen at mga executives, doon nagkaroon ng pagbabago. Lumikha sila ng imbalance pagdating sa usaping salapi. Maraming salamat po sa comments and God bless po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Gloria Mariano. "Mr. Pinas, tama ako. Since 2015 hanggang ngayon, nasa Aldab na ang tiwala ko for some reason. Pinipilit nilang paghiwalayin ang dalawa by spreading fake news and creating a sarsuela. I admit in the beginning, medyo affected ako pero like true-blooded Aldab Nation, I believe in the promises Alden and Maine made to their fans. Us." No? Hindi tayo mga hipokrito, Miss Gloria Mariano. I agree with you. Noong magsimula po ang sarsuela, apektadong-apektado po talaga ako noon. Kinausap pa nga ako ng mga katim ko dito sa Pinashow Business ngayon. That time kasi naluluha talaga ako sa mga ginagawa nila kay Maine at kay Alden. Pero salamat sa aking mga katim na nagbigay po ng lakas ng loob at lalong higit na salamat kay Maine at kay Alden. No? Pero salamat po talaga dahil sa mga pangako nilang hanggang ngayon na bit-bit-bit-bit pa rin po nila, hindi kami nawawala ng pag-asa. Salamat din po sa mga netizens na nakakakita ng mga ginagawa nila kay Maine at kay Alden para lang mapaghiwalay silang dalawa.
yun bang kung alam mo na ang katotohanan, walang dahilan para magmukmok, di ba? Pero may dahilan tayo upang protektahan si Nina at Alden sa kanilang mga panggagancho. Maraming salamat po sa comments and God bless po. Okay? At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Karen Grace De Leon. Sabi niya rito, basta alon ang topic, alam na natin yan. Basta alon, isa yan sa related sa mag-asawa. Pero laugh trip talaga sa akin yung dinrawing nilang dalawa na baboy at tae. Ha ha ha. Sana puwersa talaga silang mag-asawa. Nice one, phenomenal couple na dali nyo. Doon nga rin po ako natawa talaga, Miss Karen Grace De Leon. Lalo akong natawa nang makita nga po si Minat Alden na nagbubulungan ng walang microphone at tumatawa silang dalawa sa mga dinodrawing nilang yung baboy at yung pupo, ano? Sila talaga yung literal na ayaw magsalita in public pero may banat na ganito sa mga taong walang ginawa kundi siraan ng siraan, di ba? Silang dalawa. Pag magkasama talaga silang dalawa, hindi nawawala ang mga kalokohan na silang dalawa lang ang nakakaalam at mga taong matagal nang nakasubaybay sa kanila. Maraming salamat po sa comments and God bless po. At ito na nga, no? Ang dami pong nagtatanong sa ating lahat kung nasan nga ba si Alden. Kasi may naririnig po sila na nakalock-in na raw po, naka-quarantine na raw po. Again, kung bibisitahin nyo ang profile ng mga kasama ni Alden, sa susunod niyang proyekto, napakalinaw po na wala pa po sila sa lock-in taping. Dahil kung saan-saan po sila nakakarating sa mga oras na ito. Tulad po ni Alden, kung saan-saan po siya, no? Para po sa kanyang mga commitments, uulitin lamang po natin ha, pag ikaw ay naka-quarantine na para sa iyong proyekto bilang artista, hindi ka na po pupwedeng lumabas at makapunta kung saan-saan pa. Para po kayong nasa loob ng maliit na bubble lang yan, okay? Kaya naman doon sa mga nagsasabi sa inyo na nandito si Alden, nandun si Alden, hingihan nyo po ng ebidensya. Diba? Pero yung mga pangyayaring sinasabi nilang nasa lock-in taping na, isampal nyo yan yung mga pictures at story ni Bea Alonzo na wala pa sila sa lock-in taping nang magising po sila sa katotohanan at ma-realize nila na mali ang mga inventong storya nila. Okay? At para naman, sa sentro ng ating mga updates, si Maine nga lang ang present kanina sa Itbulaga. No, wala ang better half. Maraming nag-decide na wag nang panoorin ang Itbulaga dahil wala nga po si Alden. Kaya naman kami ay nakipag-ugnayan kay Ate Tyrene. At sabi niya nga, hindi pa niya nakikita ang schedule ni Alden. Dahil pati sila, nagugulat na lang kapag naroroon bigla si Alden. Ikalawa, ibinahagi na rin po ni Ate Tyrene sa atin na ang taping ng birthday ni Maine ay mangyayari po sa Sabado. That's gonna be February 26, no, ng hapon. Kaya nga, sa mga Aldov fans dyan na nagbabalak magpadala ng cake, ipangalan po ninyo ang cake kay Maine Mendoza para hindi po maligaw sa ibang department. Ipadala nyo po sa APT ang mga cakes from Aldov Nation na ang address po ay sa APT Studios. Okay? Again, sa Sabado po ang taping nila ng birthday ni Maine. At kanina nga, sa Itbulaga, panay na ang kanilang pagbanggit na makikita si Maha Salvador sa Sabado. Pero ang tanong ng mga netizens, maging ako man po, tanong ko na rin ito, bakit wala pa ring definite schedule si Alden? Bakit hindi nagkakaroon ng schedule si Alden sa Itbulaga ngayong libreng-libre siya dahil na-move ang kanilang lock-in taping? Dahil nga po sa pagkakapositive ni Bea Alonzo nung nakaraan. At ngayon ay tila may pangungundisyon silang ginagawa na si Maha Salvador ang makikita sa Sabado at hindi si Alden Richards. Okay? Pero Mr. Pinas, bawal bang pumunta si Alden sa taping ng birthday ni Maine Mendoza? Kahit na wala siyang schedule na nakukuha sa APT, ang sagot po dyan, pwede naman siyang pumunta. Pero alam mo yung feeling na nandodoon ka pero outcast ka dahil wala namang binigay sa yung schedule tapos pupunta ka doon. Ano ka, boss? Yan pong nangyayari. Okay? Sabi nga nila, Mama Ten at nila Ate Lou, bakit naman pupunta si Alden sa Itbulaga gayong wala naman siyang schedule na nakukuha mula sa kanila? Diba? Nakakalungkot mang marinig ang ganyang bagay pero tila pigil silang lahat na pagsamahin si Minat Alden sa mismong birthday ni Maine Mendoza. Again, this is a developing updates. Maaari pa po itong magbago, itong mga bagay-bagay na ito, no? At sa pagbabagong yan, we will keep you posted po. Okay? Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas
Showbiz News ngayon. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin isasarado ang mga comment sections dyan. Okay? Lagi po kayong welcome dyan. Thank you.